So, nandito na ako ngayon sa Miami. Nag-check-in ako dito sa Miami International Hotel. So, mag-i-stay ako dito for one night. And then, kinabukasan, flight ko na papuntang Cuba. Silipin natin kung ano itsura ng kwarto. Ayun, maliit lang siya dahil pinakamurang kwarto ang kinuha ko dahil tutulugan ko lang naman. Ayun o, dumating ako dito sa hotel 10:30 na ng gabi. So, matutulog lang ako. Ito ang banyo. Hello. Okay, see you later, folks. At ako ngayon ay papunta na ng Cuba at ito ang mga dokumento na kailangan ko para makapasok sa loob ng Cuba. Ang aking American passport at ang aking permit at clearance na inaprubahan ng United States Department of Treasury para ako ay makapasok sa loob ng bansang Cuba. Okay? Ito yung immigration form na kailangan kong i-fill out para makapasok ng Cuba. Ramdam ko na ang humidity. Para akong nasa Pilipinas. Very humid ang weather dito sa Santa Clara, Cuba. Okay, ito at ako'y nakalusot na sa custom checkpoint. At ako'y palabas na. Eto na. Palabas na ako ng Santa Clara, Cuba. Eto mga Cubanos. Hi, hi guys. Hey, how are you guys? English. So, nandito ako ngayon sa La Torre Restaurant. Alam nyo ba na nandito ako sa pinakamataas na building sa buong Cuba? Floor 33. Alright? Yes. Ito ang pinakamataas na view na pwede mong akyatin dito sa buong Cuba. Ito ang pinakamataas na building sa Cuba. Itong building na kung nasaan ako. Floor 33. At inyong nakikita ang city ng Havana. Ng Havana, Cuba. Thank you.
Please are seated. El equipaje de mano puede estar en el piso contra una pared de separación de cabina. Tampoco pueden ser colocados entre o detrás de sus pies.